gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kaniyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda'y leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago mamatay si Jacob, tinawag niya ang 12 anak niya at isa-isa silang binigyan niya ng bendisyon. Ang pagbasa natin ngayon ay ang bendisyong ibinigay niya kay Huda. Inilarawan ni Jacob si Huda sa isang leon. Kaya, the Lion of Judah, isang leon na mabangis at malakas. Walang makalalapit sa kanya. Mula sa kanya, manggagaling ang mga hari ng Israel. Kaya isang simbolo niya ay ang setro, ang baston na hawak ng hari. Mula sa mga haring ito ay manggagaling ang isang tunay na haring dakila. Tinutukoy dito si Haring David na manggagaling sa lipi ni Huda. At mula kay David, ang lahat ng mga hari sa Jerusalem ay galing sa pamilya ni Huda. Pero itong dakilang hari na nakinita na ni Jacob ay maaaring tumukoy din kay Jesus na anak ni Jose na galing din sa pamilya ni Huda. Siya ang tunay na hari na maghahari magpakailanman. Si Jacob ay nabuhay ng mga 1,600 years before Christ. Pero nakikinita na niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak, lalo na ang kinabukasan ng mga hari na manggagaling sa lipi ng anak niyang si Huda. May plano ang Diyos para sa ating kaligtasan. Long-term planning ang ginagawa ng Diyos. Imagine 1,600 years. Pero ang Diyos ay tapat. Kahit na matagal, pero tutuparin niya ang kanyang pangako. Hindi naman lahat ng mga hari na galing sa lipi ni David ay mababait. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mapapakinggan natin ang mga ninuno ni Jesus. Marami diyan ay mga hari ng Huda sa Jerusalem at marami sa kanila ay hindi tapat sa Diyos. Pero kahit na ganon, hindi napigilan ang plano ng Diyos na magligtas. Ika nga, God rides straight with crooked lines. Ganon din po sa ating buhay. May plano ang Diyos na kaligtasan.
kahit na minsan hindi tayo tapat at lumilihis tayo ng landas. Hindi mabibigo ang daloy ng kaligtasan kung ito'y hahayaan lang natin na dumaloy sa buhay natin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.